Magandang gabi sa inyong lahat o magandang araw. Sa mansulok ng mundo, binabati ko kayo ng masayang oras po sa lahat. Binabati ko rin po sila Sir Bri Erin, Ma'am Paris Manches Vlog, si Sir Roro Safari at Tony Balderas. Sila po yung tao na susuporta sa akin sa lahat-lahat po dito sa YT World. Maraming salamat sa inyo. Ang i-share ko po ngayon ay kung paano nga ba tayo maging masaya. Hindi natin kailangang tumulad sa iba para maging masaya. Pwede natin silang maging inspirasyon, pero huwag nating piliting gayahin sila exactly as din. God have plans to you. You are unique. Wala ang kasing katulad. Although, may mga taong talagang magkakamukha o magkakahawig, mga kambal. Pero, walang taong kasing katulad mo talaga, lalo na sa ugali. Wala kang katulad, magmahal. Sabi ko na, mayroon tayong kanya-kanyang katangian at ganap sa buhay. Ipakita mo ang totoong ikaw, ang ugali mo. Dahil yan, dyan mo malalaman kung sino ang mag-iisti sa'yo. Huwag mong ipakita lamang yung lahat ng kabutihan meron ka. Kundi ipakita mo rin yung bad side mo para malaman mo kung sino pa rin ang mananatili sa tabi mo hanggang sa huli. Makikita mo kung sino pa rin ang mag-iisti sa'yo kahit na mahirap kang pakisamahan. Dahil lahat tayo ay may bad side. Ika nga dahil walang perfect sa mundo. Lagi mong tandaan na huwag mong baguhin ang sarili mo para sa iba, kundi baguhin mo ito para sa iyong sarili. Huwag mo baguhin ang sarili mo para sa iba dahil hindi ka magiging truly na maging masaya kung para sa iba ang iyong mga ginagawa. Pwede kang magiging fit sa kanila, pero sa paraang magkukunwari ka naman. Wearing a mask para gawing katulad mo sila. Pwede mong sigurong gawin yun outside, pero hindi sa kalooban mo. Huwag mong baguhin ang sarili mo para sa iba, kundi sa sarili mo. Kasi kung magbabago ka dahil sa iba, para mag-fit ka sa kanila, you'll never be comfortable and never be truly happy. Kung sa isip mo ay lalo kang mapapansin kung maging katulad mo sila, hindi ka truly maging masaya. Although walang maglihi sa pagbabago ng sarili, pero dapat magbago ka hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. You never please anyone. Dahil kung ang tao ay ayaw sa iyo o naiinggit sa iyo, that person forever dislikes you kahit na anong gawin mo. Ika nga, kung tulad sa puno na maraming bunga, binabato yan, di ba? Kapag nakakita tayo ng puno ng prutas na maraming bunga, kung di natin maabot, sinusungkit natin para malaglag ang bunga. O di kaya'y binabato natin para makuha natin. Tulad din sa tao rin yan, na kapag nakikita nasa taas ka, pilit kang ihilaing pababa. Kaya huwag kang mainggit sa iba, dahil meron silang wala sa iyo, pero meron din nasa iyo na wala sila. May tao ring nangangarap na sana meron din sila ng gaya ng meron ka. Sa buhay ay pare-pareho lang. Life is fair. Yun ang paniniwala ko. Sa buhay natin, lahat diba gusto natin? Fair. Kung may pagkain, dapat pare-pareho ang laki o sukat. Kapag may cake, dapat sinukat para pare-pare tayong meron. Kung meron bagong damit, kapatid natin, dapat tayo. Dapat
tayo rin, meron din. Dapat, di ba, equal tayo sa lahat ng bagay? Ang mga magulang, lahat ay mabibigyan at walang napag-iwanan, yun ang gusto ng ating mga magulang. Lahat tayo ay may insecurities. Kung wala sa'yo ang mga bagay na meron siya, meaning, hindi mo yun kailangan. Kaya huwag kang malungkot kung bakit ganyan ka o ganito ka lang, siya ay ganon at siya ay ganyan. Huwag po tayong malungkot kung bakit ganito tayo o wala sa atin yun na sa ibang tao. Dahil meron din tayo na wala sa kanila. Huwag mong laitin ang sarili mo dahil masasaktan ang lumikha sa'yo. Parang ikaw, kapag may naglait sa bagay na pinaghirapan mo, syempre, di ba masasaktan ka? Always remember that to be happy and discover what you can do it. Diyan ka mamahalin ng sarili mo at ng ibang tao. Paano nga ba tayo masaya kung ang dumadaloy sa ating mga katawan ay inggit sa kapwa o takot sa safety natin? Kapag pagod ka na, take a break or stay away, sabi niya. Simple lang sana ang buhay, pero dala ng mga problema natin, nagiging komplikado at mabigat. Nagiging dahilan para sumuko at mawala ng gana sa buhay na meron tayo. As I was thinking about life right now, I realized na kadalasan kaya pala tayo nahihirapan. It's because we surround ourselves temptation para hatakin ang emosyon natin pababa. We feel that we need to keep up with others, kaya we get disappointed kapag hindi natin kaagad nasusolusyonan ang mga ito. But you know what? We don't have to try so hard na makahabol. Hindi natin kailangang pressurein ang ating mga sarili because everything takes time. Kung tingin natin, nagawa na natin ang lahat ang dapat, leave it there and trust the Lord. Dahil wala naman sa atin ang kasagutan. Kasi the more we fought it inside our heads, the more it makes us feel bored sa buhay. Feeling natin ulit-ulit na lang yung nangyayari. And we don't deserve to feel this way. Life is meant to be enjoyed. Here are the some simple tips to be happy. Choose what you want to be happy. Sa kakapilit natin sa ating mga sarili, sa kakayes natin sa utos ng iba, nawawalan na tayo ng kalayaan na pumili kung ano ba talaga ang makakapagpasaya sa atin. It feels so good to say no. Minsan, kung gusto mong matulog sa weekend, imbis na gumala, go for tulog. Matuto tayong tumanggi minsan. Kung gusto natin mag-me time, just a cup of a coffee and a book, imbis na mag-mall with boyfriend o best friend, go for me time. Do what we love. Okay lang, from time to time, mag-social media, lalo na sa media, is life for most of us, pero more importantly, spend time with the things that really matter and that can make us really happy. Oras sa Panginoon, pamilya, at kaibigan. Yung hobby natin na matagal na natin gusto gawin, arts, crafts, writing, doing sports, or going to the gym. Matulog, kumain ng masarap, makipagkwentuhan, mag-parlor, mag-video okay, at kahit na ano, etc. Basta magiging masaya ka, yun ang gawin mo. Huwag kang tumulan sa iba.
Gawin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Go for it! Sayang ang oras habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Madali lang maging masaya sa buhay. Diba? Simpleng pagtulog lang ng matagal, magawa ang hobby, at oras sa Panginoon, sa pamilya, at sapat na. Ang tunay na nakakapagpaligaya sa buhay ay ang pagiging kontento, di maingitin, pagmamahal sa iba, at pagiging positibo sa buhay. At pagkakaroon ng matatag na kalooban ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Maging kontento, huwag maingit, mahalin ang iba. Simple lang para maging masaya, alisin natin ang inggit sa katawan at matutong makontento kung ano ang mayroon tayo. Maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman at click na rin yung kampana, patingtingin na rin ang kampana para ikaw ay magiging unang makakapanood kapag may upload ako video. Maraming salamat sa inyong panonood at support. Thank you so much. May the Lord God bless us always. Thank you. Take care always. God bless.